Good morning sa inyong lahat. Today, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ang Clone Stamp Tool. Let's start! Pumunta lang sa toolbox at i-click ang Clone Stamp Tool. At yung bilog sa Apple and press the Alt key. Mag-add ng new layer sa layer panel. At ipahid sa screen ang circle. Mag-clone ulit tayo. Add ulit tayo ng new layer. Itapat ang circle sa Apple. See to it na nakaselect yung original Apple natin. Yung circle sa Apple, then press the Alt key. Click Layer 2. So guys, meron na tayo ngayong 3 Apple. Pwede natin siyang ma-rearrange kasi naka-layer naman tayo. Gamit ang Move Tool, i-move natin yung mga Apple. So, ganun lang gamitin guys yung Clone Stamp Tool. Sunod natin gagawin, gagamitin naman natin yung Pattern Stamp Tool. Lang yung Pattern Stamp Tool sa toolbox. Pili ng pattern sa pinakataas. Press the Enter key sa keyboard. Mas maganda kung magle-layer tayo. Add ako ng new layer. Kung gusto nyong merong shapes, ang inyong pattern, punta tayo sa Shape Tool. Tap ng Custom Shape Tool. Mili ng design ayon sa gusto nyo. Enter key. Para makuha natin yung selection, pumunta tayo ng Paths. Mag-right click sa Shape 1. Hanapin ang Make Selection. Okay. At bumalik muli sa Layers. Mag-a-add tayo ngayon ng new layer para dito natin ipapahid yung pattern natin.
Ulo yung pattern stamp tool. At i-head natin yung design. Guys, para mawala yung selection, press nyo lang Ctrl D. So, natin purahin ngayon yung shape 1. So, ganun lang gamitin guys yung clone stamp at pattern stamp tool. Thank you for watching. Bye-bye.